Buenos días a todos, mis amigos y amigas. Pag-usapan po natin ngayon at busisiin itong tinatawag na Common Tower Policy ng ating pamahalaan, particular na ng Department of Information and Communications Technology. Ang formal na pangalan ng patakaran nito, mga Karancho, is ang Policy on Shared Passive Telecommunications Tower Infrastructure. Ano po ba? Kung inyong tatanungin, ang layunin ng patakarang ito, sabi ng gobyerno, sabi ng DICT, unang-una ito daw ay magbibigay daan para ma-reduce o mapababa ang ating bayarin para sa serbisyo ng telcos, to reduce costs para sa mga gumagamit ng serbisyo ng komunikasyon. Pangalawa is to ensure universal access. Sabihin, naniniwala ang ating gobyerno na kapag ang itong mga tore, itong mga tower ng telcos ay malaya ng magagamit ng iba-ibang mga telcos, hindi na eksklusibo sa isang kumpanya, hindi para magiging apartment building na lang. Kanya-kanya na lang sila ng upa, ng espasyo dun sa tower. Kapag lahat ay makakaupa para sa use ng isang tower, mapopromote daw ang universal access. Sabihin, mas maraming makakagamit, mas maraming, siyempre, dahil magiging common na. So, naiintindihan natin yon. At isa pa raw dahilan ay to promote development and widespread use of ICT. Medyo mahirap pa siguro yung mga bagay na yan, dapat ang magpaliwanag dyan ng DICT. Pero makikita natin at maunawaan natin ang importante sa atin sa policy na yan, sa Common Tower Policy, ang prospect, ang posibilidad na bababa ang ating bayarin para sa serbisyo ng telecommunications at ang mas gaganda ang serbisyo. Yun ang ating inaasahan na mangyayari diyan. Ngayon, kamakailan sinabi ng isang kumpanyang isang ASEAN-based company na ang pangalan ay Edgepoint Infrastructure na may lokal na sangay Edgepoint Philippines. Ang kumpanya po ngayon ay nag-i-specialize sa infrastructure ng telecommunications industry. Sa madaling sabi, sila ay ang negosyo nila ay mga tore, yung mga cell towers na yan. At pinauupahan nila sa iba-ibang mga telcos. Sinabi nung chief executive officer ng kumpanyang yan na si Ginoong Suresh Sidhu na iba yung nilang palalawigin ang kanilang operasyon dito sa Pilipinas. At sa katunayan, kamakailan, ang kumpanyang ito ay nabili ang 2,934 cell towers ng kumpanyang Smart. Ibinenta na sa kanila ng Smart ang mga cell towers nito. At sa ilalim ng kanilang sale and lease back agreement, binenta dito sa Edgepoint ng Smart ang kanilang mga tore, pero uupa pa rin ang Smart dun sa mga binenta nitong towers. Medyo nakakalito. Pero ang pinakapunto po niya ng Smart kung bakit niya ginawa yun, para mawala na sa kanilang, hindi na nila problema yung maintenance, upgrade, upkeep ng mga towers na ito, babayad na lang sila ng mga espasyo na ito at guaranteed yung kanilang espasyo dito sa mga cell towers na ito na siyang maaari din ipaupa ng edge point sa iba pang mga telcos. Pwede pa upa sa Globe, sa dito, at kung ano pang mga ibang darating na mga players sa telecommunications industry dito sa Pilipinas. So, ang punot dulo nito, so mga nakakaintindi dyan sa finance, mas bababa ang cost. Mas bababa ang cost nitong mga telcos dahil hindi na nila po problemahin yung upkeep nitong mga tore na ito. So problema na nung edge point yan. At sabi ni Ginoong Sidhu,
dahil sa ganyang arrangement, eh mas makakonsentrate na ang smart sa core business nito. Ano ba yung core business? Yung pagbibigay sa atin ng mahusay, maayos at reliable na serbisyo. So mababawasan na yung sakit ulo, in other words, dahil yung tore, eh pinasa mo na yung problemang yan sa iba. Uupa ka na lang dyan. Kung binagyo, bumagsak yan, hindi ikaw aayos. Tawagan mo lang yung iyong tower provider. Ayan. So, naintindihan natin kung ano magiging impact nito sa cost ng kumpanya. Harinawa ay maipasa naman sa consumers yung kung anumang reduction in cost na matatamo nila dito. Sabi naman ni Ginoong Alexander Keel na siyang CEO ng EdgePoint Philippines na sa kanilang pagpapalakas, pagpapalawig at pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Pilipinas ay sila daw ay mag-hire ng mas maraming mga lokal na manggagawa. So hindi lamang mas murang serbisyo ang ating maaring matamo natin dito sa ganitong sistema. Kung hindi, marami pang Pilipino ang inaasahang magkakatrabaho. So kung magkakatotoo nga yan, kung magkakatotoo, eh, napakaganda. Antabayanan natin kung lahat ng mga hangarin, itong mga goals, ika nga, ng DICT, magkakatotoo. At kailangan, lagi natin bubusisiin yan para malaman nga natin kung talagang effective, kung talagang meron tayong mapapala dyan at inaasahan natin ang unang-una, mas mababang halaga ng serbisyo, so lower cost, lower o mas kaunting bayarin para sa atin. At pangalawa, pangkalahatan na mas magandang serbisyo ang ating makukuha, ang ating matatamasa mula dito sa mga telcos, sa mga telecommunications companies. So yan po ang isang importanteng pagbabago sa lokal ng industriya ng telecommunications. Kung kayo po ay kung kinagigiliwan nyo ang ganitong mga paksa at gusto nyo mas makarinig pa ng mga iba pang paksa na may kaugnayan dito bilang mga consumers, ay mangyari lamang po i-like at i-subscribe nyo ang ating mag-subscribe kayo dito sa ating munting himpilan. Maaari nyo rin pong share ang ating content sa inyong mga kaibigan nang sa ganun, kahit na paano mabigyan linaw sila o makapulot sila ng konting mga impormasyon tungkol sa mga usaping ito. Anyway, dito po tayo nagtatapos ngayon. Ako po ang inyong Karancho, Miguel Hill. Hanggang sa muli.